nababahala ang Pangulo. Mm. Oo. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa umano'y Gentleman's Agreement sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay ng West Philippine Sea noong panahon ng dating Administrasyong Duterte. Sa ambush interview bago umalis partner ang Pangulo para sa trilateral summit kanina, bandang alas 3, aminado ang Pangulo na natatakot siya sa ideya na posibleng nakompromiso na ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa teritoryo dahil lang sa isang sikretong kasunduan. Kasi hanggang ngayon, para sa Pangulo, hindi malinaw kung ano ang nakapaloob doon sa sinasabing gentleman's agreement ng dating administrasyon, pati ng China. It turns out, we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no... We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na meron ganung usapan. So we're trying to read it up to now, because from the former administration, iba-ibang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isang, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, ano ba, sino ba kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kami record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung nagawin man nila, ba't nila ginawang sikreto? Kasi, kahit anong dokumento daw niya, ano to, hanapin, wala siyang makita partner kung ano yung pinag-usapan rito. Walang dokumento. Mismo na si dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque, nagsabi, verbal lang ito. Idinaan lang sa maboteng usapan. Partner na wala, may microphone. Ay, hindi ba? Oo, partner. Wala. Walang dokumento. Kaya sabi ng Pangulo, ilang beses na rin anya sumubok na makipag-usap sa dating opisyal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, partner, no comment. Pa rin. No comment. Wala silang makuhang direktang sagot. So, ibig sabihin, no comment. Oo naman. Wala pa rin. Walang direktang sagot. Kaya, umaasa na lamang ang Pangulo sa pagdating ni Chinese Ambassador Wang Zilian. Yun ang tatanungin niya. Okay. Oo. Paano niya tatanungin siguro, partner? In Chinese. May interpreter. Interpreter. Okay. So, ganito yan, partner. Diba? Actually, yung ginamit niyang word sa Tagalog is nakakapanghilakbot. Diba? Horrified siya. Diba? I am horrified by the idea. Nakakapangilabot? Yun. Nakakatindig balahibo. Kung sino man ang gumawa ng deal na to, nakakapangilabot ang ginawa niyo. Ganun. Sabi ni Addictus Rex, Ke horror. Yun, di ba? So, sa akin lang ganito, partner. Sige, trace natin kung bakit ba nagkaroon ng sinasabing secret deal. Di ba? Kasi, medyo umalma dito. Ito na pinag-usapan natin dati. May umalma kasi na may nakipag-deal. Walang umaamin, hindi natin maituro. Ang madalas ituro, si Senator Trillanes. Na malaman nakipag-secret deal, di ba?
So, syempre, kayo naman, di natin alam kung ano yung deal-deal na yun, di ba? Bakit nga ba sobrang daming deal dito sa China? Patago pa. Di ba? Ano ba yung mga nais nilang mangyari? Ng China? Itong mga di umano. Mm. Oh, nakipag-usap patago. Diba? Patago. Sa China. Hindi kasi natin din alam. Kaya dapat, tama si Pangulong Marcos, may BBM. Dapat malaman natin bakit may deal. Kasi pag may deal, parang ano yun eh, give and take. Oo. So kung may deal ka, pumayag ako ng ganito, anong nakuha niya nung kausap? Pero diba, sinabi na ni presidential, dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na ang ano lang naman, ang pinag-usapan, ay, partner, tungkol dun sa status ko, okay, hindi tayo po pwedeng magdala ng mga construction material para sa pagsasaayos dun sa dilapidated na BRP Sierra Madre. At ang China din, eh hindi po pwedeng magtayo ng struktura dyan sa iyong insyol. Ang Pangulo medyo duda pa rin doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque. Okay. Kaugnay sa gentleman's agreement ng dating pangulo pati ng China. Okay. Okay. Oo. Bago kasi nagsalita itong si Attorney Harry Roque. Oho. Nagkaroon siya ng revelation. Nagkaroon ng issue, nagkaroon ng news partner. Oho. Na kasi medyo pumiyok kasi yung China. Chinese official anonymous. May sinabi siya na ang China ay nakipag-deal si Pangulong Duterte, yung nakipag-deal. Okay, yan yung ginamit niya, partner. So, kumbaga, ito ha, yan nga, buksan natin. Ito ang sabi, partner. Uh-oh. Okay, in other words, sabi dito ha, ito ha, mga ka-UB, tignan nyo yung news na to. DFA fumes as China makes public sensitive details including Duterte era deal. Okay. This is March 12, 2024. Okay? Ang sabi dito, ang sabi, nasan ka na ba? Nawala. Yan. Sinabi kasi dito na, teka na, mga kayubi, nawala siyang bigla. Mm-mm. Wait lang. Na mismo, sinabi nung officer, okay, na si Pangulong Duterte ang nakipag-deal. Oo. Okay? So, inamin dito nung isang Chinese official na na-interview. Diba? Teka lang, ba't siya nawala? Teka lang, partner, ah. Mm-hmm. Wait. Mm-mm. Okay. Sige. Natin dito. Wala siya. Mo, makita mo yan, partner. Oo. Makikita mo rin yan. Oo. Ituloy mo lang. Oo nga. Oo, sige. Wala siya. Wala nga. Nawala ba? Nawala. Kasi parang, you have to pay before you can read. Ganun. Nasaan na siya? Hindi ka ba nakakonect sa wifi natin rito? Wala, eh, wala bang wifi? Di ba alam ni attorney ang password ng wifi natin? Part na hindi, yung news ang pinagbabawal. Naku, baka tinakedown na. Nawala na. Hindi. Basta ito, nabasa ko to sa DFA fumes na ito. Basta sinabi niya doon, partner. Tinuro niya mismo, si dating Pangulong Duterte na nakipag-deal. Okay? Sa kanila. Oo. Tungkol doon. So, at after that, partner, nagsita si Attorney Harry Roque. Sa kanyang vlog. YouTube channel. Okay. So, because of that, partner, and because of that, ang nangyari, di ba, inamin niya eh. So, sinabi niya, ang inamin niya doon, partner, is, ang kailangan lang natin is hindi magdala ng building materials, diba? Mga repair materials. Mm-mm. Okay? Pero mabalik tayo, bukod pa doon sa gusto nilang ma-provoke ang Americans na tumulong sa atin using the MDT, kaya talagang sila, tayong mga Pilipino ang nagpo-provoke. O bakit pa sinasabi nagpo-provoke? Talaga naman po may agreement na status quo. So hanggang hindi tayo magpapadala ng repair materials sa Sierra Madre, hindi nila pipigilan. Pero nangyari po, kaya tayo nawa-water cannon, talaga nagdadala sila ng repair materials. Alam naman nila na kapag may repair materials, talaga hindi tayo papapasukin. Pero paulit-ulit nilang ginagawa. Bakit? Kasi nga gusto nila na talagang ang China maging mas aggressive para pag naging mas aggressive ang China, sasabihin natin, Uncle Sam, tulong! Mutual Defense Treaty! So,
Kapag ganon sa partner, ibig sabihin, pumayag si dating Pangulong Duterte. Nahayaan na lang natin mabulok yan. Oo. Diba? Malinaw naman sa sinabi ni Attorney Harry Roque na yun ang pinag-usapan ng dating administrasyon, pati ng China. Oo. Oo. So, ito ang nangyari, partner, diba? Inamin niya. Oo. Sabi niya ngayon, nang dahil doon sa kasunduan na yon, lumalabas na Pilipinas ang nagpa-provoke. Mm-mm. Dahil bakit tayo magdadala ng building materials kung nagkaroon na ng deal na huwag magdadala? Kasi yun lang naman daw ang parang doon na pa-provoke ang China. Pero, sabi ni Attorney Harry Roque, yung deal na hindi naman underbind pa, sa kasalukuyang administration. Yun ay pinag-usapan, yung deal na yun ay sakop lamang ng dating administrasyon. Oo, pero partner, ang sabi ngayon ni Attorney Harry Roque, usapang bottle, mabuting usapan, verbal nga lang yun, partner. Wala silang dokumento na pinirmahan doon sa kasunduan na yun. Which is, sabi ng mga eksperto dyan, mga political analyst, hindi dapat ganun. Oo, partner. Pero bakit yun ang sinasabi ni Attorney Harry Roque na kaya na po provoke kasi hindi tayo tumutupad doon sa napagkasunduan? Na dati pang napagkasunduan, kung di ako nagkakamali, pagkaupo. Oo. Pagkaupo ni Pangulong Duterte, may ganun ang kasunduan. Inconsistent din yan paminsan si Attorney. Paminsan nakakahelo din, nakakaleto din. Ano ba talaga yung kanyang pakay rito? Kasi pag tinanong mo si Attorney Panelo, sinasabi niya parang ang pinapalabas ni Attorney Panelo rito for publicity lang yung mga binabanggit. Okay. Wala naman daw sinabing ganun si dating Pangulong Duterte. Partner, ito, nakita mo, lumabas na. Nakapagbayad na tayo. Okay na, mabilis okay, na. Ito ha, sa Rappler to. Sabi dito, in other words, said the anonymous Chinese official who spoke to the Manila Times. Ha? Kumbaga na-interview to, partner. The Duterte administration promised Beijing that they would not be reinforcing the Sierra Madre where a handful of soldiers are stationed at the time. Okay. So, pinpoint talaga nila si Pangulong Duterte. Okay? So, partner, maliban sa YouTube channel ni Attorney Harry Roque, marami nag-interview sa kanya. No? Mga mainstream partner. At hindi niya pinahihindian. Kino-confirm niya na panahon talaga ni Pangulong Duterte nagkaroon ng deal. Mm-hmm. Pero hindi niya sinasabing secret deal. It's gentleman's agreement. Diba? So ngayon, partner, ang sa akin lang, okay, ilang araw yung lumipas. Uh-huh. Diba? Ilang araw yung lumipas, hindi nagsasalita si Pangulong Duterte. Until may nagsabi na dapat paimbestigahan. Kung totoo yan, partner, doon sumilpot si Attorney Panelo. Attorney Panelo. Mm. The National Security Council says the supposed gentleman's agreement between the Philippines and China on the West Philippine Sea violates the sovereignty of the country. NSC spokesperson Jonathan Malaya says the agency is not aware of any gentleman's agreement between Manila and Beijing as mentioned by former presidential spokesperson Harry Roque. Nevertheless, Malaya says such promises no longer have any bearing on the administration of President Bongbong Marcos. Roque revealed former President Rodrigo Duterte made a verbal agreement with China that both sides would maintain the status quo in the West Philippine Sea. At dinidinay niya ang sinabi ni Attorney Harry Roque. Nagtatablahan na naman ang dalawang dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnayan ang umano'y gentleman's agreement kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Sabi ni Attorney Harry Roque, kasunduan yan ni ex-president Duterte at Chinese President Xi Jinping. Pero tinablayan ni Attorney Salvador Panelo. Sabi niya sa isang panayam, nagsisinungaling ang sino mang nagsasabing merong gentleman's agreement. Kausap ko si that President Duterte, he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. At si
Sinabi ba niya, although hindi niya pinangalanan, yung nagsasabi na mayroong secret deal eh nais lang ng publicity. Mm-hmm. Eh sino ba nag-open nun? Di ba si Atty. Harry Roque? Mm-hmm. So ibig niya masabihin si Atty. Harry Roque magsisinungaling for the sake ng publicity? Eh kasiraan niyo nung amo niya si Atty. Si Pangulong Duterte. Gagawin ba niya yun? Of course not. Mm-hmm. Di ba? So ngayon, anong tinanong niya daw si Pangulong Duterte? Sabi na Atty. Panalo, may deal ka ba? Wala. Yun lang. Ganong kadali, mm-hmm, i-deny. Well, diba? Oo. Ako naman, partner, unless kung mismo si dating Pangulong Duterte na nagsalita, eh dyan maniniwala na tayo. Okay. Partner. Pero, alam mo, kung ang mga tao lang, ang mga dating tao niya ngayon, partner, ang pumuputak patungkol rito sa gentleman's agreement na inconsistent naman, pareho. Oh, sinasabi ni Atty. Harry Roque, mayroon. Sabi ni Atty. Panelo, wala. Oh, na pero, yung tao na sinasabi nila involved rito sa gentleman's agreement, hindi pa nagsasalita, eh hindi natin alam. Partner. Kung anong katotohanan dyan. Maliban kay Atty. Harry Roque, may Chinese official na nagsalita. Eh, well, sabi nga ni DND Secretary, kung hindi ako nagkakamali nung nakarang araw, eh mukhang sinasakyan nila itong issue ng gentleman sa China. Nauna si China eh, nagsalita eh. Oho. Nag-follow up lang si Atty. Harry Roque. Mm-hmm. Okay, maliban dyan, partner. Sinabi ni Atty. Harry Roque na nakita niya yung mga video clips at ito naman ay sinang-ayunan din daw itong tungkol sa status quo ni DFA Secretary, dating DFA Secretary Alan Cayetano. Oh. At binanggit niya rin ang pangalan ni DND Secretary Delphine Lorenzana. Oh. Kaya nga po kung akalain niyo, nalulusob ang mga Amerikano, sasaklolo sa atin dahil dyan sa bulok na barkong yan, nahehelo kayo at nananaginip kayo. Ang pulisiya ni Presidente Duterte ay pulisiya na nagkasundo sila para walang gulo, walang galawan. Yan po ibig sabihin ng status quo. Yan po'y paulit-ulit kong inannounce sa mga press briefing. Yan po'y inanunsyo rin ni Alan Peter Cayetano. Yan po'y inanunsyo rin ni Secretary Delphine Lorenzana. Nakita ko na po yung mga clipping sa mga balita na inanunsyo nila yan. Status quo agreement. Walang galawan at ang naging resulta naman po, mas mapayapa at mas maganang samahan sa panig ng Pilipinas at ng sa China. Okay. Parehong tahimik. Wala din tayong naririnig na statement mula sa kanila. Oh, di ba? Kung hindi totoo to, di dapat nagsalita na sila. Uh-oh. Deny it, partner. Uh-oh. Di ba? So ngayon, kung papaimbestigahan to, ay dapat lahat silang apat. Kasama. Duterte, pero tingin ko, kaya pinadinay-dinay na ito na Atty. Panelo, para there is an excuse for ex-president not to attend. Mm-hmm. Diba? Ay, wala nga yan eh. Hindi yan totoo. When in fact, pero partner, siya naman yung tinuturo. Tanungin kita, sa tingin mo, ang Pangulo ngayon, eh, wala pa siyang... Hint? Oo. Impormasyon? Meron na. Wala pa siyang nakuhang ano, partner, rito? Detalye? Okay. Siguro napaka-ano lang yan. Play safe lang din si Pangulo Duterte. Ayaw niya may masaktan. Oo. Kasi syempre, ang hirap din magsalita nang wala pa siyang kompletong ebidensya. Uh-oh. But I think, intel niya, meron yan. Uh-oh. Sa kanyang reaction, horrified. It's by the idea. Sa kanyang reaction. Sabi niya kasi, ang hirap naman kasing malaman yung totoo. Uh-oh. Kasi paiba-iba yung mga sinasabi nila. Uh-oh. May isang official dati na sinabing meron. Uh-oh. May naman isang official din dati na sinabing wala. Uh-oh. So, we have to know. Uh-oh. Diba? Ngayon, ang kakusapin niya ngayon, eh syempre, yung taga, yung sa embassy, Chinese embassy dati dito sa Pilipinas. Eh, eto, magsasabi ba din ito? Of course. Magsasalita ba din ito? Oo. Syempre, bakit? Eh, pabor sa kanila eh. Oo. Alam ka naman, i-deny niya. Oo. Diba? Eh, kaya nga kami nang gagalaite kasi hindi kayo sumusunod sa deal. Oo. Oh, eh kung sabihin nila, ay walang deal. Oh, ba't kayo nang gagalaite? Ba't kayo nang gagalaite sa Ayun Pero Shol? Dapat bang sumunod ang administration hindi. Sa deal? Hindi. Oh, sinabi kasi, naman ni Pangulong Marcos, meron man o wala, hindi nila yan susundin. Walang deal-deal sa kanila because we have the new administration. Oh, exactly. Mm. Pero kasi, it's better to investigate para malaman natin kung sino ba talaga yung Judas. Diba? Sino yung Judas sa Pilipinas?
Dapat malaman natin yan. So talagang dapat maimbestigahan. Ano-ano pa ba yung deal na hindi natin alam? Well, ang ano partner, dapat talagang alamin. Kung sino? Yung nakapaloob sa deal na yon. Wala, verbal lang, partner. Oo. Kaya nga gusto malaman ni PBBM, anong klase bang deal yan na sinasabi nyo? Oo. Ito ba, personal na deal nyo ng dalawa? O may kinalaman ba ang gobyerno dito? Meron makaimpirmahan? Anong meron? Oo. Anong naging kapalit din? Siyempre, dapat malaman. Oo. Anong naging kapalit? Ba't nakipag-deal sa inyo yung ganyan? Kasi kung yan ba ay para sa kapakanan, di ba? Mm. Ng ano natin, partner. Ng bansa natin. Oo. Oo. Kasi, siyempre, ang ano rito, ang pinag-uusapan, interest partner ng ating bansa dito sa ipinaglalaban natin. Diba? Yun lang yun eh. Kung yan ba ay para sa interest ng ating bansa. Yes. Anong deal ang yan, naging diba? Deal na yun. Oo. Oo. Saka bang nakuha nung nakipag-deal? Yun. Yun ang dapat malaman. Diba? Sabi nga ito partner, ito yung word ni PBBM. Kung ang sinasabi sa agreement na yan ay kinakailangan tayo mag- permiso. Umaga, humingi pa tayo ng permiso, permission sa ibang bansa para gumalaw sa sarili nating teritoryo. Sabi niya, mahirap naman siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. So, para malaman natin kung i-honor ba ni Pangulong Duterte kung itong gentleman's agreement ito ng Pangulong Duterte, ito talaga niya susundin. Diba? He described it as He is horrified. Diba? Nakakapanghilabot yung ginawa na deal. Parang kung isipin mo yung word na ginamit na horrified, diba? Hindi ka tanggap-tanggap eh. Filipino ka, diba? O sino ka man, Filipino kayo, na lumalabas na binenta niyo yung Pilipinas, talaga namang nakakapanghilabot yung ginawa niyo. Hindi nga natin alam kung sana itong mga tao nakipag-deal nito. Nako-konsensya, partner. Now, partner, sabihin natin, nasaan si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos ngayon? Umalis na ba siya? Umalis kanina, partner. Oh, umalis. Sinong OIC? Si Pangulo, Vice President. This is the right time to ask her. Vice President. Executive Assistant, partner. Assistant Executive. Sino? Si Luis Bersamin? Oo. Sila, tatlo. At saka si... may isa pa eh. Si Lu, oo. At si Dar, Secretary. Sila tatlo. Sa akin lang, partner. OIC ka. Ito, partner, ha? Ngayon ko lang din ano to na napansin na ang itinalagang OIC, tatlo. Na dati-rati pang umaalis si Pangulong Dapat Duterte, si PBB, si ano lang. Isa lang. Oo. Si Vice President lang. Ano ngayon, ibig sabihin nun? Ngayon, ha? Kasi pantay-pantay sila. Pantay-pantay. Ang itinalaga niyang vice, OIC partner, tatlo. Hindi niya itinalaga si Vice President na maging OIC na mag-isa. Diba? Tatlo ang ginawa niyang OIC. Yun na yun eh. Sa akin lang partner, this is the right time. Ano kayang ibig sabihin yan? Walang tiwala? Well, hindi natin alam. Nagtatanong lang. Nagtatanong. Hindi kasi partner, di ba? Ayaw niya magsalita. Kasi si PBBM lang, saka DFA. Ngayong OIC ka na. May usapan dito. Nagbanggit na si Pangulong Marcos na I am horrified by the deal. Anong say mo ngayon? No comment. Ayun, yun lang. BP Sara. Next question, please. May ganyan siya, partner. Nakita mo? LGBT issue? No comment. Another question. Mayor Sara, mayor pa siya noon eh. Ganito po yung sa LGBT. No comment. Next. Grabe. Pero, partner. Well, sinasabi nga ng ano to, paglabag 'yun. Alin? Yung pag-deal? Yung ginawang deal. Of course, partner. Paglabag 'yun. So, ngayon, partner, nasa administrasyon na. Kung may nakita silang paglabag, partner, ano yung gagawin nilang aksyon? Kasi, well, kung mismo ang Pangulo, sinasabi nga niya, nakakapangilabot yung secret deal, yung tinatawag na ano, partner? Gentleman's agreement. Blanco lahat.
tayong mga Pilipino kung ano ang nasa loob ng deal na yon. Oo. So doon, partner, na may na talagang natakot ang Pangulo. Mm. Oo, di ba, sa madaling salita? Yes. Natakot ang Pangulo dahil lahat tayo hindi alam. Yes. And yet, yung ano to, issue ng WPS, palala ng palala, partner. Mm. Pero oo, tahimik pa rin, oo, ang VP. Oo, palala ng palala. Di ba? Oo. Well, and the deal na ginawa, partner, ay hindi nakadokumento. Yes, bakit nga daw? Oo, kung hindi nakadokumento. Kung makakabuti to, partner, di ba? Kung makakabuti to, sabi ni PBBM, eh di ba dapat, bakit secret? Oo, oo, oo. At wala kaming kaalam-alam. Oo, oo. Nung pagpasok niya daw bilang presidente, wala rin siyang alam. Oo. Mm. So, ano ang aksyon ngayon, di ba, na pupwedeng gawin ng Pangulo para nang sa ganun, partner, hindi maisaalang-alang ang soberenya? Kasi sinasabi nga niya, ha? Eh baka posible na kompromiso na ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa teritoryo ng atin, dahil rito, huwag niya sa sikretong. Una, huwag niyang i-honor. Oo. Pangalawa, kung may dapat i-demanda dito, partner, oo, simulan niyo na. Oo. Diba? Simulan niyo na. Well, dyan natin makikita, partner, diba? Kung hanggang saan yung ano, partner ng Pangulo, takot niya rito sa deal na to. Mm. Di ba? Sa akin, tanong ko, i-demanda ba niya? O yun. Yun din ang isang ipapadimanda ba niya sa state? Oo. Diba? Kasi sinasabi ng mga politika, malinaw na may paglabak ito dahil, partner, ito ay against sa ating ano to, interest mga ng bansa. Yung sovereign rights kasi natin, para natin pinamigay. Oo. Diba? Kaya sabihin natin, sovereign rights yan. Hindi ka pwede magtayo dyan ng outpost kasi sovereign rights yan. Still, part yung exclusive economic zone natin at tayo lang dapat ang nakikinabang. Oo. Maliwanag naman yan sa sinasabi din ng Supreme Court sa mga desisyon. Oo. Diba? Well, hindi kaya, partner, umpisa na to yung pakikipag-usap niya kay Chinese Ambassador Hua Xingliang at kung ano ang magiging kalabasan dyan. Hmm. Eh, dapat yan, maging firm si PBBM. Diba? Kung naniniwala siya talaga na mali yun, na nasa batas na mali, ay huwag niyang huwag niyang i-honor. Hmm. Diba? At dapat maging matapang din siya sa kanyang kung ano yung stand niya rito, partner. Na hindi kami, huwag kayong pumunta dyan sa Ayungin Shoal because that's ours. Very clear. So, tingin ko, dapat pipigilan din namin kayong pumunta sa... Mm-mm. May ganun na dapat. May ganun na dapat. Diba? Alright, ito yung mga comment. Buti na lang daw, sabi ni Adrian Maligdem, buti na lang di nagbalak pumunta si VP Carpio sa Mount Samad. May natanong kami noong Monday na mga vendors doon na off-limit daw yung bantayog sa mga pro-China. Off-limit yung mga... Kailan yan? Nung nag-ano si PBBM? Oo. Nag-handog ba yun ng wreath? Tama ba? Yeah. Nag-alay ng wreath laying. Wala si VP Sara, di ba? Oo. Hindi, sumama ba? Wala. Parang wala. Wala siya. Hindi naman, partner, hindi naman partner. Sabay sila parati sa mga ganitong okasyon. Si VP, nagbibigay lang siya ng kanyang mensahe, di ba? Kadalasan through video. Oh, pero personal na pumunta sa mga ganong okasyon, hindi siya sumasama sa pangulo. Kadalasan mag-isang pangulong pumupunta. Mm. Oh, bibihira lang. Pag may imbitasyon siguro si VP Sara, saka siya pumupunta, partner. Mm-mm. Na, well, baka kasi siya matanong. Oo. Baka siya matanong tungkol sa sa stand niya ulit. Ano ang opinion mo sa WPS? No comment na naman siya. Ano na naman yan? Ang sa akin lang, partner, ewan ko ba? Oo. Siguro bias lang ako na gusto ko kasi pag politiko ka or leader ka, huwag kang puro lang official statement. Okay. Diba? Huwag lang puro official statement. Kasi pag official statement yan, partner, scripted yan eh. Oo. May gumagawa ng speech mo. Oo. So yung puso mo, yung utak mo, di namin kamatansya. Kung paano ka sasagot na maayos. Hindi mabasa.
kung ano yung nasa, kung ano yung mga gusto niyang sabihin, partner. Oo. Raymond Guapo, attorney, matatawag po bang mind conditioning yung pabago-bagong sinasabi ni former president para pag nagkabukingan na edi siya, makasuhan o maabsuelto? Okay. Ilang beses na ba ang nagsalita si dating Pangulong Duterte? It's either joke, kapag nagkakabuking na talaga ha, joke lang, kumbaga eh, sino ba naman maniniwala sa akin, makapag-jet ski dyan, imposible yan. Ang dami niyang palapalusot. Sasabihin niya, ay wala naman ako sinabi. Diba? Sabi niya, wala naman ako sinabi kung sino ang nag- tawag dito, partner, yung nagda-drugs. Oo. Diba, dininay niya rin. Ang dami niyang denial. Oo. Tapos, ang sabi nila, di ba tayo dapat masanay? Teka lang. Dati ka naging Pangulo. Mm-mm. Diba, sa 10 sasabihin mo ba, 11 ang hindi totoo? Diba? So, talagang ganyan yan. Talagang ilulusot at ilulusot nila yung sarili nila. Mm-mm. Kahit nagkakabukingan na. Oo. Diba? Sabi naman ni Maki, pag national interest na ang nakasalalay at nakakasira na kapakanan natin, eh dapat kulong kaagad yung involved dyan. Oo nga. Naku, partner. I considered it as ano, partner. Kasi sinasabi nga ng ilang mga mambabatas dyan sa mababang kapulungan, pwedeng maikonsiderang treason daw yan. Pwede, partner. Ang problema kasi ganito. Ito mga ka-UB, ito nababasa ko. Pagka nasampahan ulit. Diba wala nga, sasampahan ng kaso, yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte, katulad nila sila nga. Kasi nakaalam. Sino ba nakaalam? Si Atty. Harry Roque. Oo. Si Alan Cayetano. Si Secretary Delfino Rinsana. So parang, di ba nagkasabuatan sila ang dating sa kwento ni Atty. Harry Roque dahil alam nila. So, kapag ito naman, dinimanda mo, ano na naman papalabasin nila? Political issues na naman to, namumulitika. Mm-hmm. Diba? Babaguhin na naman nila yung issue, gaslighting na naman na dating partner. Oo. Eh, ginigipit nyo kami. Oo. Diba? Ayaw nyo kami pagsalitain. Ganito talaga ang administration ngayon. Mm-hmm. Kulang na lang, martial law. Oo. Ganun na naman yan eh. Diba? Joy Covarrubias, buenas. Attorney Claire and Sir Rod. Ay, Ma'am Joy, buenas noches. Ber, si Daging, buena obra. Attorney Claire, baka dala ni Kiboloy na $350 na sana natagpuan na sa jet plane. At tingin ko, tingin ko confiscated yon. Oo. Confiscated yon. Dapat nga pati plane inano ni. Speaking of ano to, ang update pinabalik dyan, partner, pinupuntahan na ng mga otoridad. Ang yung alin? Mga... Bundok-bundok? Hindi, partner, yung mga posibleng mahanap nila si Kiboloy, yung kanyang mga property, partner, para isilbi no, yung arrest warrant na galing sa Senado. Wait, teka lang, partner, may nabasa ko dito si Angela. Oo. Puntahan mo. Sabi niya, sinabi daw ni Atty. Harry Roque na i-decommission na yung... Kasi ang description dito ni Atty. Harry Roque, bulok na oo vessel. Nga, oo nga, partner. Ah, sakit nun. At ang sinasabi ouch niya. Diba, i-decommission ba? Ha, Angela? Huwag naman i-decommission kasi pag i-decommission mo yun, ibig sabihin, papatayin mo na yun talaga yung vessel. As in, mawawala na doon sa lugar. Pag wala na doon sa lugar na yun, sabi nila, madaling-madali nang maglamierda ang Chinese vessel dyan. Hindi lang daw talaga yun masugpo-sugpo, partner. Kasi... talagang pwede tayong mutual defense treaty kapag kayan ay sinagupa ng ng Chinese vessel. May Pagyo, thank you very much. Si Critical Thinking, Retta Kamatis 23, nasa bahay na. Nandun na doon na nagtatago. Champ Orado, Angela Gonzaga, thank you. Edel Toto Baldueza, Univert. Oy, ito, partner, maidagdag ko lang kasi yung balita kanina na medyo na alarma ang AFP ha. Dito sa na ano nila discovery ng isang website na partner nire-recruit ng isang di umano'y kumpanya ng China ang mga sundalo at retiradong aktibong sundalo natin at retiradong sundalo. Totoo ba yun? Oo, partner. Iniimbestigahan nga nila eh.
Kasi sa akin lang partner, parang hindi naman siguro ganun ka walang utak ang China. Feel ka lang ah. Oo. Kasi kung magre-recruit ka, patago yan. Mm-mm. Hindi mo lalagay sa website. Sa akin lang ah, mga kayubi. Kasi kung bala ko na i-recruit ito, o offeran ko ng malaking pera, oo. Itatago ko yun. Oo. Hindi ako magwe-website kasi makikita ka agad. Hindi na ipopost, no? Oo. Oo. Diba? Eh, yung mga, yung balita din na ginagamit di umano ng China ng ilang mga kumpanya rito partner na para spyan tayo. Para ano? Spyan? Oo. O yun pwede pa, partner. Oo. Yun pwede pa kasi kung... Sad to say, mga kababayan, mga kayubi. Ang dami tayong pogo. Hindi po, sad to say, partner, ito yan ha. Yung mga pogo sa tingin ninyo. Hindi, because of the, ano, because of the condition oo. Ng mga tao oo. Na talagang medyo nasa laylayan talaga ng lipunan, oo. Partner, kakagatin nila ito eh. Ang... Hindi nila iisipin ang kapakanan ng mga ng bansa, mm-mm. ng kapwa nila Pinoy, basta makaahon sa hirap, which is mali. Diba? Partner, ito. O, diba may balita? Ito matagal na itong balita, hindi ko na alam kung na-confirm na na-confirm eh. Diba? Yung lupa nga daw na nilagay dyan, partner, sa military base ba yun? Naval base ng uh-huh. China? Yung ano, nung, ang tawag yun, yung nagkaroon ng, ang tawag dito, partner, reclamation. Yung naglagay ng mga lupa. Eh, isang lupa ito? Eh, parang dating general nga daw ang... Involved. Noon pa ito umuugong, partner eh. Noon pa ito umuugong. Kaya nga daw nakalbo yung lugar niya eh. Diba? Dati pa ito umuugong. Kaya lang syempre, hindi ko alam kung bakit hindi siya nag-prosper na para investigahan. So, pag nagre-reclaim ka, ganun kalayo at mas malapit sa atin, saan nga kukuha yan ng pantambak? Kaya nga eh. Diba? So talagang atin yan. Lupa natin. Kasi lupa. Diba? Bayaran nyo na lang yung nagre-reclaim. Diba? Dito galing sa atin, sa Zambales galing. Oo! So, oo! Yan ang dapat, partner. Alam mo mga kayubi ha, kahit wala tayong death penalty, yan na involve kung mapapatunayan nila na isang Filipino, isang official, nagpumayag na magamit yung ano, kuha ng lupa from doon sa lugar na nasa sakupan niya for that na na-reclaim ng China, partner. Mm-mm. Yan dapat. Death penalty yan. Although walang death penalty. Pero I mean, nakakaano kasi partner, di ba? Sarili mong bansa, just for the sake of money, imposibleng wala yan nakuha ang pera, partner. Kung mapapatunayan, ha? Oo. Imposible. Na wala ka nakuha ang pera. Oo. Oh. Alam niyo na ba kung sino yun, mga kayubi? Kung alam niyo yung pangalan, bigay naman kayo ng hint. Ma, may kumita dyan. Diba? May kumita rito. May kumita dyan, partner. Diba? Talaga. Nandahil lang sa pera, pagkakalunun nyo yung sarili nyong bansa. Eh, sasabihin pa ba nila na binenta nila yung lupa nila diba? Sa China na para sa reclamation dyan sa diba? Partner? Napaka sa walang puso talaga ng partner. Oo. Yun talaga ang nakakapanghilakbot. Oo. Kaya diba? Mahirap din, partner, itong pinaglalaban natin. Hmm. Napakahirap yung sitwasyon. Oo. Kasi sa aminin man o hindi, meron at meron pa rin dyan, partner, na tahimik na kumikita dito sa issue na naman! To, sa West Philippine Sea. Eh, ito nga lang eh, yung pakikipag-deal. Kung iimbestiga ito, secret deal. Para sa kanilang ano to, ha? Sa kanilang personal na interest. Oh. Na kung sino ang mga yan, hindi natin alam. Baka nga no comment kasi lagi. Kasi ganyan. Kaya, well, diba? Pabor ako partner na imbestigahan. Oh, kasi, oh. Well, since nag-umpisa itong usapin ng West Philippine Sea na hanggang ngayon palala ng palala partner, bibihira tayong naririnig ang Senado na gumagawa ng investigasyon rito. Mm. Ng malalimang investigasyon, partner. Yun yun, di ba? Okay, sige. 47 minutes past the hour of 8. Naku, napakabilis. May topic pa tayo, partner. Oo. Huwag ho kayong ano to. Bibitaw mga kasama. 2,271 na nanonood sa atin ngayon. Mga kasama, paki-like and subscribe ang aming YouTube. DCXL News. Papintot naman yung subscribe button. Mm. At syempre, partner, ang... Ang batas si Dr. Claire, huwag niyo pong kalimutan na mag-watch para everyday meron po tayong vlog dyan. Ayan, okay. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Dr. Claire Cas, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.